isang mapagpala at mabiyayang araw sa lahat. Ako si Binibining Arian Nakawili ang makakasama ninyo sa bagong talakayan sa Valenzuela Live ESP 7. Alam kong kayo ay nasasabik ng matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESP. Kaya ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin kalimutan na i-type sa comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaral ng kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Tara na't sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Sa nakaraang markahan, unti-unti ninyong nakilala ang inyong mga sarili. Natuklasan din ninyo ang mga talento at hilig na tagli ninyo. Ngayon naman, sa ating bagong aralin, ay unti-unting lalawak ang inyong kaalaman habang tinatalakay ang paksang isip at kinos loob. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin ay una, nasusuri ang gamit at tunguhin ang isip at kinos loob. Ikalawa, nasusuri ang isang pasyang ginawa batay sa gamit at tunguhin ang isip at kinos loob. Bilang pag-uumpisa ng unang aralin para sa ikalawang markahan, narito ang unang gawain na tiyak na magbigaya sa inyo sa pagkaunawa at pagkatuto kung saan iinog ang ating talakayan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Atin ang umpisahan. Narito ang gawain hulaang larawan. Hulaan magubong larawan sa ating puzzle sa tulong ng pahayag na maglalarawan dito. Unang bilang, ating pambansang bayani, inalay ang buhay para sa kapwa. Ang sagot ay Tumpa Jose Rizal. Sa ihip ng hangin sumasabay man din, sa taas laki at tibay waring ating hahangarin. Ang sagot ay magaling, kawayan. Ang kabutihan at kabayanihan mo'y tumatak. Lungsod ng Valenzuela ay tunay ngang nagpapasalamat. Ang sagot ay mahusay, Dr. Pio Valenzuela. Kasama ni Ama sa kabukiran, katuwang sa maghapon na gawaan. Ang sagot ay mahusay, Kalabaw! Man's best kultura ng lahat, katuwaan sa bahay, yan si Bantay. Ang sagot ay tumpak, aso! Mabuti at mabango kanyang katangian, sa mata'y tunay ng magandang tignan. Ang sagot ay galugod-lugod sa pagita. Isa-isahin natin ang mga mabuong larawan. Jose Rizal, Kawayan, Pio Valenzuela, Kalabaw, Aso, at Sampagita. Ngayon, alamin natin alin sa mga ito ang magkakagrupo. Narito tayo sa gawain isip-isip, silip, silipin at sipatin natin muli. Isip-isip, alin ang magkagrupo? Tama, Dr. Jose Rizal at Dr. Pio Valenzuela. Saan sila napapabilang? Tumpa, sila ay napapabilang sa grupo ng mga tao. Isip-isip, alin ang magkakagrupo? Tama, Kalabaw at Aso. Saan ito napapabilang? Tumpa, ang mga ito ay napapabilang sa grupo ng mga hayop. Isip-isip, alin ang magkakagrupo? Tama, Kawayan at Sampagita. Saan ito napapabilang? Tumpa, ang mga ito ay napapabilang sa grupo ng mga hayop.
kailangan. Gamit ang Venn diagram, ating isa-isahin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tao, hayop, at halaman sa isa't isa. Unahin muna natin ang pagkakatulad ng tao, hayop, at halaman. Pareho ang mga ito na may buhay, gumagalaw, humihinga, lumalaki, at dumarami. Sa anong asignatura natin madalas itong naririnig? Tama! Sa subject na science. Sumunod ay alam naman natin ang pagkakaiba. Una ng hayop. Nagbibigay ng pagkain. Nagiging transportasyon katulad ng kabayo. Nakakatuwang ng tao sa gawain. Halimbawa, kalabaw. Isama pa natin, ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Katulad ng alagang aso at pusa. Sumunod ay alamin naman natin ang pagkakaiba ng halaman. Nagbibigay ng sariwang hangin. Nagbibigay ng pagkain. At pinagkukunan ng mga raw materials katulad ng kahoy. Karagdagan, nakakagawa ito ng sarili nilang pagkain. Sumunod ay alamin naman natin ang pagkakaiba ng tao. Nakakapag-isip, may kilos loob, nakapagsasalita, may kaalaman sa tama at mali, at itagdag pa natin ang mga galing katulad ng pagsayaw, pagkanta, pagpipinta, pagsusulat, at iba pa, at maging tagapamahala ng ating kapaligiran. Nabanggit na natin sa isang katangian na isa sa mga katangian ng tao na wala sa hayop maging halaman ay ang magkakaroon ng isip at kilos loob. Bago natin isa-isahin ang mga ideya at kaisipan hinggil sa isip at kilos loob, ay bigyan natin ang buhayin biyahe ni Val may aral. Samahan natin si Val o pinaiksik Valerie upang ipakita ang iba't ibang sitwasyon na aaring matunghayan niya habang siya ay naglalakbay sa minamahal nating lungsod. Batid naman natin na ang lungsod ng Valenzuela ay tunay na may disiplina, kaya hindi natin hahayaan na ito ay taligtad o kalimutan. Bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, ano kaya ang iisipin at gagawin sa mga sitwasyong ito? Ibigay ang sitwasyong ipinapakita sa larawan. Magaling, hindi pagsusuot ng face mask at face shield. Isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanila. Tumpak, maaaring makakuha o mahawa sila ng virus. Ano ang gagawin mo bilang kabataang Valenzuelano? Tama! Pagsasabihan sila tungkol sa kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at face shield. Alam niyo ba na sa Valenzuela may ordinansa na hinggil sa pagsusuot ng face mask at face shield? Ito ang Wear Your Face Mask Ordinance. Ordinance number 687 of 2020. Sa bisa ng ordinansang ito, obligado o mandatory na pagsusuot ng face mask, earlobe mask, reusable o DIY mask, panyo, o face covering o iba pang uri ng protective gear na maaaring matakpan ang ilong at bibig kung lalabas ng bahay at pupunta sa mga pagpublikong lugar sa lungsod ng Valenzuela upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Ikalawang sitwasyon. Ibigay ang sitwasyong ipinapakita sa larawan. Tumpak! Paglabag sa batas trapiko. Isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Magaling! Maaaring maaksidente o mamatay kung lalabag sa batas trapiko. Ano ang gagawin mo bilang kabataang Valenzuelano? Tama! Pagsasabihan siya tungkol sa kahalagahan sa pagsunod sa batas trapiko. Alam niyo ba na meron tayong batas sa ating lungsod
hinggil sa batas trapiko. Ito ang City Ordinance Number 184, Series of 2014. Narito ang mga ilang pagdabag na dapat nating tandaan upang maiwasan din natin ang aksidente. Ikatlong sitwasyon. Ibigay ang sitwasyong ipinapakita sa larawan. Tama! Pagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Isipin kung anong maaaring mangyari sa kanya. Magdudulot ito ng pagbaha. Pag dumi sa kapaligiran, ika nga, basurang itinapon mo, babaliklik sa'yo. Ano ang gagawin mo bilang kabataang Venezuelano? Magaling! Pagsasabihan siya sa magiging resulta o bunga ng pagtatapon ng basura kahit saan. Narito ang batas na ipinatutupad hinggil sa maling pagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Tandaan natin, ang Comprehensive Local Policy to Implement Republic Act 9003 on Solid Waste Management Act na may Ordinance Number 47 Series of 2009. Tandaan natin, huwag tayong magtatapon ng basura kahit saan. Ibigay ang sitwasyong ipinapakita sa larawan. Magaling! Pananakit sa hayop! Isipin na tulad nila ay tulad din natin, sila ay may buhay. Nakakaramdam din sila ng pananang sakit. Ano ang gagawin mo bilang isang kabataan Venezuelano? Magaling! Pagsasabihan siya na kinakailangan din pahalagahan ang mga hayop. Ito ang nararapat na malaman natin hinggil sa pagmamaltrato ng mga hayop, ang Republic Act 8485 na kilala sa Animal Welfare Act. Tandaan natin, ang hayop ay may buhay at nakakaramdam din, kaya't atin sila alagaan. Ibigay ang sitwasyong ipinapakita sa larawan. Tumpak! Pambubulas o bullying. Hindi tama ang pambubulas kahit sinong tao. Ano ang gagawin mo bilang kabataang Venezuelano? Magaling! Pipigilin ang pagbubulas na ginagawa ng mga ito. Tandaan, iwasan ang pagbubuli kung ayaw mong makasuhan o makulong. Pakikipagkapwa-tao at pagmamahal sa kapwa ang nararapat. At tandaan natin, meron tayong Republic Act Number 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013. Nakasaad sa batas ang pagbabawal sa anumang uri ng pambubuli sa loob ng paaralan, sa mga school-related functions at maging sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya nga sabi sa isang kasabihan, think before you click, lalo na ngayon kung ang social media ang nagigitaan natin sa pakikipagkapwa-tao. Magaling! Natutuwa ako sa inyong partisipasyon at pakikibahagi sa ating naging gawain. Tandaan natin, ang tao ay may isip at kilos doon. Ang tao ay likhaayon sa wangis ng Diyos, kaya siya ay tinawag na obra maestra. Isipin niyo yun? Ang pagkakalikhaayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may katangian tulad ng katangian taglay niya. Ang kakayahang mag-isip, pumili at gusto. Ang tao rin ay nilalang na may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Paano nga ba naiiba ang tao sa ibang nilikha? Ang bawat individual ay biniyayaan ng ibang ibang kakayahan na nagpapakadakila sa kanya. Ang mga katangiang ito ang nagpapatingkad sa kanya. Ang katangiang taglay lamang ng tao na nagpagbubukod-taki sa kanya sa ibang pamilika ay ang pagkakaroon ng isip at kilos noon. Ano nga ba ang isip na tinutukoy natin? Ang tao lamang ay may kakayahang mag-isip, magnilay-nilay, at magsuri ng mga bagay-bagay kaya't nalalaman niya ang tama at mali. Kapangyarihan din ng ating isip ang humusga, sumuri, mag-ala-ala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Pero tandaan, hindi perpekto ang isip ng tao. At dahil dito, nakakaramdam tayo ng kakulangan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy tayo at walang katapusan ang paghahanap ng
tao sa katotohanan na ginagawa natin sa ngayon, ang pag-aaral. Dahil ang gamit ng isip ay umunawa at katotohanan ang kanyang tunguhin. Ano nga ba ang tinutukoy nating katotohanan? Ito ay mga pahayag na nagsasayad ng ideya o pangyayaring na patunayan at katanggap-tanggap ng walang pasubali para sa lahat ng tao sa anumang lugar. At ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ano naman ang tinutukoy nating kilos-loob? Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao na pumili. Isang makatuwirang pagkagusto na kung saan naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Ang isip loob, ang kilos loob ay kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya at isakatuparan ang kanyang napili. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang gamit ng kilos loob ay kumilos, gumawa at kabutihan lamang ang kanyang nilalayon. Tandaan, ang kilos loob ay umaasa lamang sa binibigay na impormasyon ng isip. So, mabuti na lagi nating tatandaan anuman ang ipinapasok natin sa ating mga isip ay nakikita sa ating mga kilos. Kaya maging maingat tayo sa mga bagay, maging maingat tayo sa pag-iisip. Nang sa gayon ay maging maganda din ang resulta ng ating magiging kilos. Ano man ang kinikintal natin sa ating isipan, ang magiging basehan ng ating magiging kilos. Upang mapatid ko, kung lubos ninyong naunawaan ang ating aralin, narito ang isang pagsusulit. Basahin at unawain ang pahayag at piliin ang tama kung ang pahayag ay may katotohanan at mali kung hindi. Maaari niyong itype sa comment section ang inyong sagot. Una, mapanuring pag-iisip at pag-iingat na pag-aaral sa sitwasyon bago gumawa ng pasya. Tama o mali? Tama ang sagot. Ikalawa, sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan. Tama o mali? Tama! Ikatlo, ang mga tao hindi marunong sumunod ay hindi marunong umunawa. Tama o mali? Tama! Ikaapat, ang isip at kilos loob ang dalawang katangiang taglay ng tao na nagpapabukod-taki sa kanya. Tama o mali? Tama! At ikalima, lahat ng naisin ng kilos loob ay mabuti. Tama o mali? Mali. Tandaan, anuman ang inilalagay natin sa isip natin, mabuti o masama, yon ang magiging basehan ng magiging kilos natin. At hindi lahat ng inilalagay natin sa isip ay mabuti. Narito na tayo sa bahaging Q&A. Tanong mo, sasagutin ko. Itipa na ang mga katanungan sa aralin. Mula sa Maysan National High School, bakit may mga pagkakataong ang tao ay nakakagawa pa rin ng masamang kilos? Ang sagot ay, ito ay dahil hindi nito direktang pinipili ang masama. Ngunit napipili lamang nito ang masama kung ang masama ay nababalutan ng kaunting kabutihan kaya nagmumukhang mabuti. Paano? Halimbawa, ang paggamit ng isang mag-aaral ng kodigo ay masama. Ngunit dahil sa kagustuhan niya makakuha ng mataas na marka, maaari niyang piliin ng gawin ito. Pinipili ng kilos loob niya ang kilos na ito dahil sa kabutihan ng pagkakaroon ng mataas na marka na pumabalot sa maling kilos na pagkopya. Nauunawaan niya ang katotohanan na mabuti nga pagkakaroon ng mataas na marka kahit maling paraan ng pangungupya. Gayunpaman, mali ang katotohanan na buo sa kanyang isipan at mali rin ang napiling kilos ng kilos loob. Ang katotohanan ay ang pagiging tapat sa pagsagot ng pagsusulit ng ang mabuti at ito ang inuutos ng ating konsensya. Ang hindi pagsunod dito ay nagresulta ng pagkabagabag ng ating konsensya.
Sa makatuwid, dumedepende lamang ang pagpili ng kilos loob sa katotohanan na uunawaan ng kanyang isip. Ang isip ang magsasabi sa kanyang kilos loob kung ano ang sa tingin nito ang mabuti. Ang kilos loob naman ang may kapangyarihang pumili at isagawa yung kilos na kanyang pinili. Pinabati ko kayo, baitang pito, sapagkat nalinaw sa inyo ang pinakamahalagang kasanayan sa araw na ito. Bilang takdang aralin, basahin ang sanaysay sa pahina 126 and 129, pagpapalalim ng learning module. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ako si Pilipining Aryan Lakawili, guro sa Valenzuela National High School. Paalam!